Ayan guys, good morning, good afternoon, and good evening. No, kung pinapanood nyo ito ng replay or kung nandyan kayo sa live ngayon, welcome sa mga bago nating mga subscriber and thank you. I appreciate guys your support. I appreciate your warm welcome no sa ating community ng Axie Infinity, lalo dito sa Axie World PH, okay? So again, we do technical analysis dito every day. So if you guys think na makakatulong itong ganitong klase ng analysis sa inyong Axie career, no? Consider to subscribe again on this channel. Okay? So, let's go on our daily or week. Daily time frame muna tayo. Since sa weekly same lang naman siya kahapon, no? Same lang siya. Oh, sige, check na rin din natin weekly time frame. So, wala pa naman siyang galaw na maayos sa weekly time frame since anticipated talaga natin, 'di ba? Anticipated natin na dito talaga mag-stock yung price, maglalaro siya around this area. So punta tayo sa daily time frame. Sa daily time frame, guys, is ayun. Nag-create siya, guys. Guys, ito ha. Consider natin. Na nag-create siya ng double bottom. Okay, double bottom. Anong ibig sabihin ng double bottom, guys? Ayan, ito isang bottom dito, isang bottom dito. Okay, ang objective niyan ng double bottom or ang chart pattern na yan, guys, ay nagre-represent ng isang reversal. Okay, so technically nagpapakita na siya ng reversal, no? Nagpapakita siya ng reversal na galaw. Okay? Kitang-kita, oh, grabe ang ganda ng pagkakagawa ng double bottom niya. So consider that one. Meron tayong nakitang double bottom na nagre-represent ng chart pattern na kumbaga chart pattern na reversal. Okay, pero hindi pa sure yung double bottom na yan not unless lumagpas siya dito around this area. Unless mag-close. Dapat mag-close to ng mga ganito. Ayan, ganyan dapat yung mag-close yung candle na to, no? Para ma-consider natin siya as confirmed double bottom. Okay? Lalo kapag umabot siya ng lumagpas siya around this area sa 0.23. Okay, so yung ina-expect natin. Pero again, this has a very very strong resistant around this area na 0.21. Matagal na natin yung tinitingnan. So punta tayo sa 4-hour time frame. So tanggalin na muna natin 'to. So again, sa daily time frame nagbibigay siya ng ayun, kitang-kita guys na double bottom. Maliwanag na double bottom. Katulad naman na nabanggit natin before, kahapon, bago mangyari to, di ba? Na maglalaro lang siya sa area na to. So, check nyo yung video natin kahapon. So, kung hindi nyo yung napanood. Sabi ko na maglalaro siya around this area na nakabox na to. Which is, ginawa niya talaga, guys. Okay? Nabanggit ko rin na kapag na-touch niya ulit itong area na to, itong around this area na 0.16 or 0.17 area, pwede niya kako sabi, diba? Sabi ko, di ba, pwede niyang gayahin to. Okay? Since marami ang, sabi ko nga, di ba, parang 80% ata yung sinabi ko, or 85% na pag na-touch to, aangat. Pero, yun nga, hindi natin, merong mga buyers, I mean, mga sellers pa around this area. Na kasi, di ba, gumawa siya dito ng strong resistant na. Mini resistant level. Okay, so ibig sabihin may mga pumasok na nagbebenta dito, mga traders na nagbebenta, no? At saka again, anticipate din natin or consider natin yung pagbebenta ng mga pagpapasahod ng mga ano natin, ng mga scholars ngayon, 'di ba? So anticipate natin 'yan. Ngayon, guys, anong mangyayari? Ano yung mga possibility mangyayari, guys? This is just my opinion, no? Again, this is just my opinion. You can sell now your SLP or you can hold depende sa decision mo, no? Ginagawa ko lang 'to para magkaroon ka ng informed decision sa sarili mo kasi you are the only liable, no, sa decision na gagawin mo, no? And besides, pera mo naman 'yan. Okay, so this is just my opinion, pero based on my opinion, guys, meron ng momentum ng buyers since at the date or at the time na marami yung nagbabayad or marami yung nagbebenta, okay, marami yung nagbebenta, merong buying pressure eh. Ngayon, ito guys, ito yung crucial. Pag itong, ay wait lang, nagalaw ko eh.
Ayan. Pag ito guys, pag itong area na ito, itong point 18, something na to, itong point 18 na to, ay nalagpasan niya. Ito guys ha, ito. Pag ito ay nalagpasan niya, ganito. Ayan, nag-close yung candle, ganito. Okay, we can expect guys, oops. We can expect guys that price may go up hanggang dito sa area na to. Ayan, balikan niya ulit ito. I-retest niya to guys, i-retest niya tong area na to. Okay, so yan yung ina-anticipate natin since nagkaroon ng double bottom. Okay, so ngayon kung titignan natin yung kanyang RSI divergence, no? Kung meron mang meron bang nabubuong divergence, so kitang-kita natin guys na merong divergence na nangyari. Ang ibig sabihin ng divergence guys, so siguro hindi ito yung tamang time para i-explain ko kung ano yung divergence, pero ang divergence guys ay nagbibigay ng indication na merong malaking pressure pa itaas. Okay, paano natin yun makikita? So guys, ito super underrated na nitong sinasabi ko guys. At saka, honestly, itong mga tinuturo sa inyo guys, itong mga sinasabi ko, ay binayaran ko. No? Nagbayad din tayo ng course, mentorship, ng technical analysis. So siguro hindi ko na lang muna yung ituturo ngayon dito. No? Kasi medyo mahaba yung divergence na yun. But, ito, pakita ko na lang kung ano yung divergence na yun. So since nag-gumawa siya dito ng tinatawag na isang low na nalagpasan ng isa pang low. Okay? Pero kung titignan mo siya dito, guys, sa chart niya talaga is ito divergence ang tawag diyan. Ang divergence, guys, ay nagbibigay ng momentum pa itaas. Okay? Kaya siya nag-create ng ganito. All right? So ngayon, guys, Ito ha, I think merong mga 60% na mababasag niya tong area na to. Okay, and pag nangyari yun guys, we can expect that price will go up here, 0.21 area. Okay, so pag ito ay natapos ng ganito, itong candle na to nangyari, ganito yung nangyari sa kanya, ganyan. Ganyan mismo, anticipate guys that price will go up until up here, 0.21 area. Alright? So, dito na naman siya magre-retest. Yun yung anticipate, yun yung in-expect nating mangyari. Alright? So, ngayon guys, balik naman tayo dun sa issue, no? Sa issue ng, katulad ng sinabi ko, sa issue ng Ronin Dex, di ba? Pag ito guys, Ronin Dex ay nai-release, mas malaki yung chance na mas mabilis yung, lalo yung news na yun guys. Pag yun ay lumabas, kunwari nag-tweet ulit si or nag-update bigla, tapos maraming nakalaman nung Ronin Dex update na yun, at alam ko malapit na yun, pag yun nangyari guys, expect talaga na mag-go through to. Okay, magpo-push siya to the upside. Katulad nitong ginawa niya na to, and on this, at this time, pag yung news na yun ay lumabas guys, mas malaki yung chance na mahigitan niya yung ginawa niyang ganito. Okay, so tanong, Kuya John, may possibility pa bang bumaba ito? Okay? Eto guys, eto ngayon. Since nabanggit ko na, no, nabanggit ko na yung Ronin Dex and ano pa ba? Ano pa ba yung isa kong sasabihin sana? Consider natin yung mga kumuha ng ano na ngayon, 'di ba? Yung inuubos pa lang ngayon yung SLP, di ba? Na nag-gain sa bodega na tinatawag nila. Inuubos pa lang ngayon ng mga breeders kasi nga, di ba, maraming na-stock beef noong mga nakarang araw. Maraming na-stock. Okay? At hindi na ibenta. Yung, kumbaga, inipon nila yung SLP nila. Kaya, kumbaga, ngayon pa lang sinusunog. No? Ngayon pa lang sinusunog yung mga SLP. So, we can expect that magiging pakonte, hindi siya drastic yung galaw nito paangat dito, pero I can say that 60%, 70% ay pupuntahan niya to, i-retest niya to. Alright, ngayon ito guys, may tanong, lalagpas pa po ba dito sa area na to? Itong 0.16 ang price, abot po ba ng ganito, itong point, abot ba ng 6 pesos ulit yung price? Okay, ngayon ito guys, ito na yung sinasabi ko na discover ko. Okay? Ito na yung sabihin kong na-discover ko. Actually, I'm sure napansin nyo na rin naman siya. Punta tayo sa marketplace.
Ayan. So hopefully nakikita niyo yung ano ko. Okay, balik muna tayo dito. Ito yung na-discover ko, guys, na nagbibigay sa akin ng confusion. I mean, hindi naman siya confusion. Parang medyo magiging reason para mag-hold yung presyo around this area at possibly, pero hindi naman, sa tingin ko ito naman nangyayari ngayon ay hindi naman magbibigay ng malaking impact para gumawa or malaking reason para gumawa siya ng way para bumaba ng hanggang 6 pesos. I think hindi naman sapat itong nakita ko. No, pero itong napansin ko, guys, I'm sure napansin nyo rin. Nawawala yung aking website. Pupunta tayo sa marketplace. Ayan. Wait lang, guys, ha. Ayan. Punta tayo sa marketplace mismo. Ayan. So, I discover na ang daming nagbebenta ng murang Axis ngayon. Okay, ang daming nagbebenta ng murang Axis. Tignan natin yung adults, ha, mga adults. Ayan, no. Eto, guys. Kita nyo yan. Nasa 198 lang or nasa $200 lang makakabili ka na ng Axie ngayon. Ang problem, guys, ay itong mga Axies na to ay mga chops siya. Okay, katulad na ito. Ito maganda nga to, actually, itong chops na to. Tignan nyo. Meron siyang spike throw. Yun nga lang ay ito medyo pangit yung imp niya. Kasi wala siyang sure crit. Pero almost pure. Okay, so basically, yung mga mura na to, guys, ay mga chop suey. Pero, ito, guys, ito yung speculation or ito yung nakikita kong mangyayari, possible na mangyayari, guys. Ang nakikita ko, guys, pag nangyari to, at marami ang nagsibili, okay, marami ang nagsibili ng mga chop suey para lang sa daily quest, okay, merong possibility na mag-gold talaga yung presyo. Pero, ito yung maganda nun. Ito yung magandang reason na nakikita ko bakit kaya binenta tong mga to. Eh, palugi ito, guys, eh. Itong mga presyo na to, itong 200 na to, imagine ang pagbreed mo ng isang Axie ay nangangailangan ng worth, sabi natin, kasi dalawang AXS, diba? Ang AXS ngayon is nasa around 3,000 plus, 3,400, o sabi natin 6,800 ang isang breed sa AXS plus yung ano pa, SLP na 300, sabi natin, or 600, sabi na natin, no? So, roughly, nasa sabihin natin 10,000, no? Mga 10,000 pesos or 10,000, 11,000 to 15,000 yung kailangan mong gastusin para makagawa ng ganito. Ngayon, ang napansin ko, guys, palugi na siya. Actually, hindi naman siya palugi. Para mo lang siyang binenta. Binenta mo siya. Ang kapalit ay yung pang requirements. Ito, 10,000 worth to. Sabi natin 10,000 or 11,000 worth ito. So, kumbaga, itong mga to, guys, itong mga to, binibenta to ng mga breeders na gustong mag-breed ng mga pure or gustong mag-breed ng mga malulupit na Axies. Okay? Yun yung magbabalance, actually, no? Marami, pag mas marami ang nag-breed, which is ito yung indication, eh. Since marami ang nagbebenta ngayon ng mga murang Axies, parang pang gagamitin nilang raw materials na pang breed, magkakaroon ng, ibig sabihin nun, maraming magbe-breed. Since maraming magbe-breed, guys, marami ang masusunog na SLP. At pag marami ang nasunog na SLP, guys, ito tingnan natin sa Axie Tools. Tapos punta tayo sa economics sa chart. Tama ba chart? Tama. Ayan. Punta tayo sa SLP issuance. Ayan. So, tingnan natin ngayon, guys, kung ano yung nangyayari ngayon, no? Ayan. So, kahapon, guys, is merong na-mint. Ibig sabihin, merong kumbaga na gain na mas parang 66 million na SLP at na burn ay 25 lang. So nasa around 40% lang ng minted yung na-burn. Okay? Pero ito ngayon ang mangyayari, guys. Pag itong mga to ay talagang
pangalan nito, no, itong mga axis na nandito, ang mga result nito kasi maraming, kaya nila binibenta to guys para ibang breed ng mga pure at saka ibang breed ng mga magagandang axis, di ba, yung mga ini-experiment nilang axis. And yun, I think magandang effect yun sa SLP price, no? Consider that, I think ito pa nga yung naging reason eh. Kaya bakit biglang umangat itong price ng SLP eh. Ito yung reason kasi nagsabay eh, no? Ayun, so yun lang guys for now. Ngayon, ang masasuggest ko guys, I think pwede nyo i-maximize kung gusto nyo, no? Para lang sa, ako, on my opinion ha, parang I think pwede tayong bumili ng chops na Axie na may combination syempre. Okay, so ako, I am planning to buy chops na Axie na kayang mag 50, kayang umakyat yung MMR. Naghahanap ako ngayon kasi sobrang mura guys. Nakita nyo to, 10,000, sabihin natin mga around 20,000, 30,000 to 35, ganun. Kaya mo nang maka-build ng isang Axie na kayang lumaban. Kasi ang laban dito guys is dapat alam mo yung combination ng combination ng cards ng Axie mo sa cards ng isa pang Axie mo. Okay, so yun guys. Siguro more than that, kung gusto niyo yung matutunan yun guys, or kung gusto niyo magpa-build, kung gusto niyo kung nare low budget kayo, then gusto niyo ngayon, I think may opportunity ngayon to check the marketplace para bumili ng Axie. Para sa akin ha. Just my opinion. Okay, so yun guys, ngayon if gusto niyo yun pero wala kayong capable or hindi kayo capable pala, sorry, na malaman kung maganda ba yung Axie, you can message our page tapos baka matulungan namin kayo, no? Kasi we will parang tatanggap na rin kami ng mga gustong magpagawa ng team na mura lang, no, yung budget. Okay, para sa mga gustong maglaro ng Axie pero low budget, pero hahanapan natin ng magandang team. Okay, so message kayo sa page guys if you want that. Alright, so that is it for this live, and hopefully marami kayong natutunan sa live na, I mean sa video na ito, no? And yeah, anticipate na pwedeng tumaas talaga yung SLP price, on my opinion, no? Just my opinion. Okay, and yeah, again, pwede, yung mga nabanggit ko guys is just my own opinion, and you have your own decision, no, to hold your SLP or to sell your SLP. Alright, and again, this is John. I am a financial advisor, pero hindi ko ina-advise na ibenta mo na ngayon or i-hold mo pa ngayon yung SLP mo. Hindi ko po ina-advise yun, pero if sa tingin nyo kailangan nyo ng advisor na mag-guide sa inyo, you can message me, book a one-on-one consultation. Kung gusto niyo matutunan pa iba't ibang klase ng pag-i-invest, no, meron akong link sa ibaba ng video na to. You can check it out. Mag-book kayo ng financial one-on-one free consultation. So, free lang naman yan. Alright? And consider to like our page dahil dun tayo mag-a-announce ng kapag nag-open na tayo for scholar or scholarship. Okay? And, like, comment, and subscribe sa YouTube channel natin dahil sobrang na-appreciate namin guys yung inyong, grabe, sobrang kung napansin nyo yung daily views natin, yung support, yung subscription ng mga supporters natin. Sobra po namin kayong na-appreciate, and thank you for that. Gagawin namin araw-araw talaga ito. Sana marami kayong natututunan sa amin, and kung marami po kayong natutunan sa amin, please, we will appreciate if you will comment down your experience, no, sa aming analysis, and share this video para marami tayong matulungan sa mga friends natin guys, lalo sa mga kaibigan nating scholar, sa mga kaibigan nating managers, at sa mga naglalaro na ng Axie na mga kasama natin. Alright, so God bless everyone, and ayun, marami salamat sa pagstay sa stream natin, no? So I will see you again tomorrow guys. God bless you everyone.